Sa kabila ng issue ng extrajudicial killings, nananatiling mataas ang grado ni Pangulong Duterte sa pagprotekta sa karapatang pantao. Base sa SWS survey nitong Hunyo, positive 55 ang nakuha ng Pangulo sa pangangalaga ng human rights. Mas mataas ito sa survey noong 2016 kung kailan huling nakasama ang kategorya. Positive 65 naman ang nakuha ng Pangulo sa pagtulong sa mga mahihirap at tig positive 51 ang pagbibigay ng trabaho at pagdepensa sa teritoryo ng bansa. Mababa naman ang nakuhang rating ng Pangulo pagdating sa pagbawi sa nakaw na yaman ng mga Marcos, pagresolba sa problema sa traffic at paglaban sa inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero lahat ito tumaas din kumpara noong Marso. Hostisya para kay Kian, tiniyak ni President Digong. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabibigyan hostisya ang pagpatay sa isang grade 11 student na biktima umano ng rap out. Kung ano ang reaksyon ng pamilya ni Kian de los Santos sa pahayag na ito ng Pangulo, alamin natin sa report na ito. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabibigyan ng hostisya ang pagkamatay ng 17 anyos na si Kian de los Santos. Ito ang pahayag ng nanay ni Kian na si Lorenza, makaraang personal na makausap ang Pangulo kasama ang asawa nitong si Saldi. Ayon kay Lorenza, ipinangako ng Pangulo na may mapaparusahan sa pagkakabaril sa 11th grade na pinaghihinalaang drug suspect at napatay sa isang police operation sa Caloocan City. Kinaharap ng Pangulo ang mag-asawa sa Palasyo ng Malacañang pagkagaling nito sa isang event sa San Fernando, Pampanga dahil naman sa issue ng bird flu outbreak. Titiyakin rin anya ng presidente na walang mangyayaring cover-up sa pambansang pulisya. Kaugnay nito ay nagbabala rin si Digong laban sa mga pulis na aabuso sa kanilang pagsunod sa matinding kampanya kontra droga. Paalaala ng presidente, dapat sundin ang rules of engagement para maiwasan ang hindi makatwirang pagpaslang sa mga drug suspect. Binigyan din ng presidente na mananatili ang war on drugs at inabisuhan na ang mga pulis na pumatay lamang sa ngalan ng self-defense o sa oras na manganib ang kanilang buhay sa pagtupad ng tungkulin. Tinanong naman ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Mocha Usun ang mga magulang ni Kian kung ano ang kanilang mensahe sa mga taong ginagamit daw sa politika ang kaso. Sana po na tigilan na po kasi hindi naman po kami namumuliti. Ang gusto lang po namin ay mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay ng anak ko. Yun lang po. Matapos ang pulong, nagpalitrato ang lahat habang ginagayang trademark pose ng Pangulo. Sa FBI na rin daw nagkasalalay kung ano ang gagawing aksyon sa mga testigong nasa kustodiya ni Senadora Risa Hontiveros. Nirerespeto naman daw ng senadora ang desisyon ng mag-asawa na magkipag-usap sa Pangulo. Pero nakakalungkot daw na ngayon lang ito nakidalamhati kahit marami ng ibang menor de edad na nasawi sa war on drugs. Si Senador Antonio Trillanes naman naasiwa na nagpa-picture pang naka-fist bump ang mga magulang ni Kian. I hope alam ng mga magulang na namatay si Kian de los Santos dahil kay Duterte, dahil sa pulisiya niya na pagpatay. Maging ang ilang netizens hindi nagustuhan ang pakikipagpulong ng mag-asawa sa Pangulo. Tingin kasi nila ibinenta na si Kian ng kanyang mga magulang. Pero giit ng mag-asawa, hindi ito totoo. Sana po na tigilan na po kasi hindi naman po kami namumuliti. Kaya ang gusto lang po namin ay mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay ng anak. Ayon pa kay Estrella, nakita raw si Carpio na minsan lumabas sa opisina ni dating Customs Chief Nicanor Faeldon. Yun nga lang, hindi raw alam ni Estrella ang pakay ng manugang ng Pangulo. Dito na sinabi ni Trillanes na may testigo siyang hawak na nagsasabing sina Carpio at Davao City Vice Mayor Duterte ang nasa likod ng sinasabing Davao Group. Yung Davao Group, itong grupo na nagmamaniobra para mailabas yung mga shipment na undervalued yung kanyang mga declarations, nasa likod nito si Paolo Duterte. Itong si Manz Carpio, meron siyang sariling transaksyon. Okay, so just to be clear, pero parehas ang end nila. Dagdag pa ni Trillanes, handang magsalita sa Senado ang kanyang testigo. Sapat na rin daw ang mga sinabi ni Estrella para idiin si Pulong sa issue ng smuggling sa ahensya. They don't have any business sa Bureau of Customs, except mag-aano talaga sila, mag-exert sila ng influence at nag-i-endorse sila ng mga tao.
So, ganun yan eh. Hindi pa kumbinsido si Senate Bereavement Committee Chairman Richard Gordon na dapat nang ipatawag ang presidential son sa Senate inquiry. Senator De Llanes is positing, pinipilit niya na kasama si Paolo. But he has not produced any evidence. He has just produced the evidence. I cannot just call anybody here. Pagtawanan. Isiniwalat naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang report na ginagamit umano ni dating Social Welfare Secretary Judy Taguiwalo ang pondo ng gobyerno para tulungan ang New People's Army. Bagamat hindi kumpirmado, lumabas daw sa report na ibinigay ng dating kalihim ang pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa armed group ng komunistang grupo. Sabi ng Pangulo, posibleng isa ito sa mga dahilan kung bakit hindi nakalusot sa commission on appointment si Taguiwalo. Wala raw sanang problema kung ipinambili ng pagkain ng pera dahil marami raw ang NPA na mahirap. Pero pangamba ng Pangulo, baka ginamit ang pondo para sa bala o armas. Hindi ko sinabi yan. Merong mga reports, sabi ko, hindi ko kailangan yan. Alam ko mga left yan sila, kaya ko kinuha. But yung ano sabi ko, I leave it to the others to pass judgment. Baka na ibili ng mga bala o armas because of the pronouncement of season that they are expanding, that they are recruiting. Nakatanggap daw ng impormasyon ng LTFRB na magbabayad na ng multa ang Uber ngayong araw. 190 million pesos ang ipinataw na multa ng ahensya sa Transport Network Company. Na-compute ito ng imultiply sa natitirang 19 na araw ng suspensyon ang nasa 10 milyong pisong kita ng kumpanya sa isang araw. Pinagbabayad din ng LTFRB ang Uber ng halos 20 million pesos sa mga apektadong driver dahil sa suspensyon. Sinabi na ng Uber na ginagawa nito ang lahat ng kanilang makakaya para makabalik sa operasyon. Tiniyak na rin ng ahensya na agad aalisin ang suspensyon kapag nakapagbayad ang kumpanya. Nadestino sa bagong misyon si Chief Inspector Jovi Espinito. Pinadala siya sa Iloilo City kung saan idinawit din sa ilegal na droga ang alkalde ng lungsod. Pero ngayon pa lang ay may warning na si Pangulong Duterte kay Iloilo Mayor Jed Mabilog na sinama niya sa listahan ng narco politicians. Umaaksyon si Maricel Halili. Kasabay ng pag-award ni Pangulong Duterte ng Magalong Medal, Order of Lapu-Lapu, kay Chief Inspector Jovi Espinido, inanunsyo na niya kung saan madedestino ang kontrobersyal na opisyal. I will ask you again, you ask for the assignments later. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osames. Namatay ang mayor doon, si Paraheno. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor, mabuhi ka siya. Kapwa napatay sa mga raid sina Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. at Osamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. Yan ay habang si Espinido ang chief of police ng kanikanilang bayan. Ayaw daw pangunahan ni Espinido si Mayor Mabilog. Kung sa palagay niya dapat magsurrender, so di ba? Pabayaan natin siya. Pag kung hindi din, wala na yung tayong magawa. Imbes naman na mabahala, ikinatuwa pa ni Mabilog ang pag-assign kay Espinido sa kanilang lugar. Malaking tulong daw si Espinido sa kanilang kampanya laban sa ilegal na droga. Pebrero pa binabanggit ng Pangulo ang pangalan ni Jed Mabilog na sangkot siya rito. Maging ang kanyang pinsan na si Senator Franklin Drilon, noon pa humihingi ng matibay na ebidensya laban sa kanyang kamag-anak. Sabi ng Senador sa press statement, welcome naman daw si Espinido sa kanilang hometown sa Iloilo, lalo na at mapayapa, may breeding at masunurin sa batas ang mga Ilonggo. Pero nakakabahala raw ito. Unang lumutang ang pangalan ni Mabilog sa local politics ng kalabanin niya at matalo, si Raul Gonzalez na political ally ni dating Gloria Macapagal Arroyo. Ito ang ikatlong termino ni Mabilog bilang mayor. Ilang beses na siyang iniimbestigahan ng ombudsman dahil daw sa di niya maipaliwanag na yaman, partikular sa White Mansion niya sa Iloilo at hindi raw pagdadivest ng kanyang mga pag-aaring negosyo habang siya ay nasa panunungkulan. Si Pangulong Duterte, pinaalalahanan si Espinido na sundin ang pagpapatupad ng batas. Pero may babala rin siya kay Mabilog.
Well, I tell you again, Mayor, dinadawit ka. For the longest time, updated list na dyan ka. Eh, to sa totoo lang, ngayon pang wala na nangyari, baka gusto mo nang tapusin ang connection mo. Umaaksyon, Maricel Halili, News 4. Bakit napaka-kontrobersyal ni Chief Inspector Jovi Espenido? Dahil sa huling dalawang lugar kung saan na destino si Espenido, napatay ang mga alkalde doon at parehong alkalde sinangkot ng Pangulo sa droga. Kaya ang tanong ng madami, mangyayari ba rin ito sa Iloilo? Napatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa habang nakakulong sa Baybay City Provincial Jail noong November ng 2016. Nakipagbarilan daw si Espinosa sa mga pulis na maghahain sa kanya ng search warrant sa loob ng selda. Hindi kasama sa operasyon si Espenido pero siya ang hepe ng Albuera Police noon. Susunod na buwan, nilipat naman si Espenido sa Osamis City at matapos ang 7 buwan, si Osamis Mayor Reynaldo Parohinog naman ang patay. Nakipagbarilan daw si Parohinog nang mag-ahain si Espenido ng search warrant laban sa alkalde. Kasama sa mga napatay ang asawa ni Mayor at 13 pang iba. Ang bagong destino ni Espenido ay ang Iloilo City at ang mayor naman ng lungsod, si Jed Mabilog, nakasama rin daw sa narco list ng Pangulo. Pero iginiit naman ni PNP Chief Bato de la Rosa na walang dapat ikatakot ang alkalde. Ang sabi niya, kung wala naman siyang ginagawang masama, bakit siya matatakot sa pulis, di ba? Hindi ako basta pumapatay. Yan ang pagtitiyak ni Chief Inspector Jovi Espenido kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong hepe ng Iloilo PNP. Sagot ni Espenido sa tanong ni Pangulong Duterte kung mabubuhay ba ang alkalde sa syudad na si Jed Mabilog. Din sa listahan. Pasok sa narco list ng Pangulo si Mayor Mabilog. Nasa listahan din si Albuera Mayor, late Mayor Rolando Espinosa na napatay noong maitalaga roon si Espenido. Nang malipat naman si Espinido sa Osamis, napatay din sa police operation ang mayor doon na si Reynaldo Parohinog na nasa narco list din. You ask for the assignments sa Leyte. Namatay ang mayor doon. You ask for another assignment sa Osamis. Namatay ang mayor doon, si Parohinog. Ngayon gusto mo sa Iloilo kasi si Mabilog has been identified as a protector. Mayor, mabuhi ka siya. Ano po ang gusto niyong iminsahe kay Mayor? At Mayor, ano po ang gusto niyong iminsahe kay Major Espinido? At pwede ho ba kayong pag-usapin dalawa? Pwede sir. Request okay. Ako, Mayor. Sige, Mayor. Mayor Mabilog. Opo. Sir, ano po ang mensahe niyo kay Major Espinido? At Major Espinido, ano po mensahe niyo kay Mayor? Pwede ho kayo mag-usap. I'll give you 1 minute. Opo po, sir. Magandang hapon po, Chief Inspector Espinido. Welcome po kayo dito sa lungsod ng Iloilo. And I really would like to take this opportunity to welcome you po. And then probably we can sit down para po na makapag-make na makabubo ng iyong investigation at saka iyong assessment of what Iloilo City is today para po na ma-ano din natin po yung we can assure you po of all the support that you need para po sa programa ni Presidente that is war on against illegal drugs po. So, di ba ang patakaran, Mayor, kapag ang bagong chief of police ng isang lungsod ay darating po sa lugar, siya ay mag-courtesy call sa inyo. So, inaasahan niyo po ba na masusunod yung ganun protocol? Oh, yes po. Definitely will be welcome po. Because it's not only po yung illegal drugs, but we have other concerns as well. Sige Anti-criminality and all the mong, yung peace and order situation in city. But nakafocus po at saka top priority pong illegal drugs. Sige. Major Espinido. Sir. Sir, okay. Meron kayong gustong sabihin kay Mayor? Nakikinig po siya kanina. Meron siya mensahe sa inyo. Welcome niya po kayo sa kanyang syudad. Kaya naman po, ano pong mensahe nyo kay Mayor tungkol po sa inyong bagong assignment dyan sa Iloilo? Regards lang, sir. Mayor, regards lang. Kumusta lang? Maraming salamat. Short and sweet. Yun lang po. Yes. Regards na lang. Yes, regards lang. Wala rin iba? Wala lang. Kumusta lang talaga tayo. Saka maraming salamat po sa mga ganun na mga marinig natin ba. Welcome tayo.
Hindi lang resibo, kundi mismong driver's license card na ang hawak ng mga nagpunta sa opisina ng Land Transportation Office kanina. At sa unang pagkakataon, 5 taon na ang validity nito kumpara sa dating 3 taon. Halos 2 taon na tigil ang pamimigay ng aktwal na lisensya dahil sa pag-question sa kontrata ng service provider. Noong Oktubre, tumanggap na ng mga aplikasyon para sa 5-year driver's license, pero papel ang ibinibigay. Kaya naman pagmamalaki ni Transportation Secretary Arthur Tugade, 1 year and 2 months pa lang kami, tinapos ho namin yung issue ng lisensya. May pakiusap naman si Tugade sa mga kawani ng LTO na kilala rin dahil sa talamak na korupsyon. Dapat walang fixer, dapat walang korupsyon, itigil na yung mga katarantaduhan na yan. Pagkat ang pamunuan Duterte will not tolerate any forms of corruption. 3 po ang patay sa pag-aamok ng isang lalaki sa Pasay City. Napaulat na may hinulog ang lalaki sa kananaksak ng iba pa. Nandoon ang ating kasamang si Faith Dalmudo. Faith? Yes, Gordon, nabulabog nga ang isang kondo at ang paligid nito dito sa Pasay nang manaksak muna ang isang lalaki. Sa initial report niya ay 3 patay at hindi bababa sa 5 sugatan. Ay nga sa mga residente, pasado alas 6 daw ng gabi na magkaroon ng kaguluhan dito sa Central Park Condominium. Isang hindi nga kilalang lalaking suspect na sa 16th floor ay inihulog ang human ay kinakasama niya sa stairwell at ito'y namatay. Sinaksak din umano ang isa pang biktimang babae at isang lalaki. Sinusubukan pang isugod sa ospital ang lalaki pero dead on arrival na ito. Ayon nga kay SPD Director Tomas Apolinario, sa kabuuan, 3 ang kumpirmadong patay at hindi bababa sa 5 sugatan. Sinalughog pa ang ng SWAT ang building. May initial report na nahuli na raw ang suspect at na-identify na isang humanoid Robert Garan. Pero meron din ulat na ilan nasa loob pa siya kaya nagkakaroon pa rin ng inspection. Inaalam pa rin ngayon ang pagkakakilanlan at ang motibo sa pag-aamok ng suspect. Nagkoconduct pa rin ng unit for unit inspection according kay NCR Albayalde at ang kapulisan nga dito. Faith, balikan ko lang ha. So, yung suspect, hindi pa siya nahuhuli o nadadampo, hinahanap pa siya. Gano'n ba? Oo. Ayon sa initial na sinasabi dito ay hindi pa raw talaga nalo pero na-identify na raw. Ang sa huling pagkakaulat sa atin ni nakausap natin sa SPD Director Apolinario ay sinasabi niya na identified na raw pero yun nga nagkakonduct pa rin sila ng unit to unit inspection. So inaalam pa rin natin kung talagang nakuha na nga ba ng pulisya ang suspect. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay may mga marami pa rin mga SWAT, mga kapulisan na nandito sa paligid at kasi nasa sinasabing nasa 15th floor at 16th floor ang nagkaroon po ng pag-aamok. Kaya inaalam natin kung hanggang sa mga oras na ito ay kung nasaan ang suspect. So malaki ang suspecha ng mga otoridad na hanggang ngayon nandun pa rin yung suspect sa loob ng condominium. Oo. Yun ang kanilang sinasabi na posibleng nandun pa sa loob ng condominium. Kaya ang mga residente dito sa may area dito sa may labasan ay talagang pinababa dahil para hindi na sila magkaroon ng kaguluhan pero hindi pa rin sila pinapalabas sa labas ng mismong building dahil talagang initingnan, ini-inspection pa isa-isa ang mga residente. Bok. Maraming salamat, Faith. Sa larawang ito na nakuha ng News 5, makikita ang wala ng buhay na lalaking ito na nakafatig na pantalon habang nakadapa sa kalsada. Nakuha sa kanya ang isang sulat. Dito sinabi ng lalaki na tumakas siya dahil namimiss na niya ang kanyang pamilya. Hindi raw niya pinagtaksila ng kanyang mga kasama. Alhamdulillah kung mabaril man siya o hindi ng mga sundalo. Pero sana daw ay hindi siya mabaril ng militar. Si Ala na raw ang bahala sa kanya. Masaya raw siya na nakasama ang mga kasamahan sa loob ng main battle area pero kailangan na raw niyang umuwi. Huwag rin daw mag-alala ang mga ito dahil ipagpapatuloy niya ang kanyang pagiging Muslim. Sa Kapin Funeral Home sa Iligan natagpuan namin ang 11 lalaki. Walang pagkakakilanlan at wala ni isang kaanak na lumutang para maghanap. Ilang bangkay pa ang naabutan ng news team na inoautopsy ng PNP Region 10 Crime Lab sa loob ng punerarya. Ayon kay PNP Region 10 Chief Medical Legal Officer Dr. Christian Caballes, ilan sa kanilang na-examine posibleng pinatay ng malapitan. Kabilang dito ang 15-year-old na batang babae at ilan pang mga sibilyang babae na may tama ng bala sa ulo. Tingin ng otoridad posibleng kasama ang mga ito sa mga bihag ng terorista. Ang kinamatay po ng batang babae is ganoon din po, gunshot wound po sa ulo. Close range din. Opo, yun po talaga close range.
Sa huling tala na sa 70 na ang mga di pa nakikilalang 10 na nakuha ng mga otoridad sa loob ng main battle area. Lahat sila nasa advanced stage of decomposition na o di kaya ay mga kalansay na lang. Mahirap lang i-identify kung physically i-identify. Ano? So kung pagbabasihan lang sa itsura, definitely wala na sa itsura. Sa damit, mahirap din ho. Although that would narrow our search pagka yung sa damit or sa alas, sa tattoo, sa yung mga marka sa katawan. Para sa mga pamilya na naghahanap ng mga nawawalang kaanak sa Marawi, maaari silang lumapit sa opisina ng Crime Lab sa Iligan City. Mula Marawi, umaaksyon. Kay Imson, News 5. Isang bata na 7 taon nang nawawala ang pinangambang napasali sa Maute Group. 2010 daw nakidnap ang anak ni Rohanisa Abdul Jabbar na noy 3 taong gulang pa lamang. Pero nito lamang, napansin ng mga netizen ang pagkakahawig ng bata sa isa sa mga child warriors umuno ng Maute Group. Pero hindi pa makumpirma ng militar kung ang nawawalang bata ang siyang miyembro ngayon ng Maute. Tsak na bumaba naman daw ang moral ng Maute Group sa pagkamatay ng ama ng Maute Brothers na si Kaya Mora. Ayon yan kay AFP Chief Eduardo Anyo at Defense Secretary Delphine Lorenzana. Pero ayon kay Anyo, apektado rin daw ng pagkamatay ng ama ang mga biktima sa Marawi City. Nakakalungkot para sa pamilya, pati doon sa mga biktima. Kasi hindi dumating yung panahon na sumagot siya sa justice, sa trial ng justice. Marami siyang dapat sagutin ng mga biktima nitong karahasan ng terorismo.